Hey, Simon. Kali. Oh, kumusta mga kadodo? Sino sa inyo ang namomroblema dahil sa garapata ng mga cute na dogis niya? No, malamang lahat na sinubukan niyo, 'di ba? Ako lahat sinubukan ko eh. Shampoo, yung mga sabon, ito yung shampoo ng manok, sinubukan ko 'yun. Ha? Pero alam nyo ba kung ano yung nakapagpatanggal sa garapata nila? Yung bulate sa tiyan, tapos yung mga heartworm, tapos yung mga parang nagpe-flakes yung balat, tapos yung mga garapata na talagang kahit padero nyo, eh kami kahit sa set namin, nakarating eh. Ako nga, tutulog ako, may makati. Pag tingin ko sa binti ko, may nakakagat na isa. Kadiri. So yun, ito ang problema ng karamihan sa atin na may mga alagang aso. So yun lang, ito ang solusyon sa problema nyo. Ang tanggal ng garapata ng mga doggies nyo. What? Pagkita ka sa nila, hey ka. Si Chami yan, Chami. Ito yung, kung napanood nyo yung video niya, siya yung kumain ng mga anak niya, siya yung nakunan. Eh ngayon, may regla na naman siya. Kaya delikado na naman to. Pakita ko sa inyo kung ano yung klaseng gamot yung kailangan niya. O ito guys ha. Malabo eh. Maliit kasi yung bote eh. Tingnan nyo sa daliri ko kung gaano kaliit. Ha? Kaya mahirap mabasa yung ano yung sulat. Kaya imamagnify na lang natin ha. Meron akong magnifying lens. Magnify na lang natin para mabasa nyo ha. Yan. Ivermectin. Yan ah. Tapos ito ngayon yung iringgilyang kasama sa kanya. Itong dalawa na to kasama ng iringgilya, 45 pesos lang ang bili ko diyan. Doon sa mga poultry supply, doon yun lang bibili niyan. Papaliwanag nila sa inyo. Merong yung isa, merong isang klase nito na nilalagay sa rep. Ito, ito yung ordinary. Ito lang yung ginagamit ko sa ano. Mas mahal kasi yung kumbaga class A special yung nilalagay sa rep na ivermectin. Pero ito, ito yung ordinary lang. Ito lang yung ginagamit ko sa aso ko. Ang sinasabi nila sa 30 kilos 0.1. So sa akin, na nung tinesting ko kasi noong una, parang hindi siya effective. Tapos nung siniro point ko, yun, namatay yung, ano, yung mga garapata ng aso. So yun, kaya every 10 days, in-injectionan ko tatlong sunod. Tapos pagkatapos nung every 10 days na yun, once every 2 weeks, tapos once a month. Hindi na nagkaroon ng garapata yung mga aso. Nakita nyo naman yung balahibo, di ba? Tsaka magaganda yung mga itsura. Dahil dito, ito. Dahil dito sa maliit na bote nito. Lahat na ng klase ng sabon, shampoo, powder, yung mga, may mga pinapahid-pahid pa. Sinubukan na namin lahat yun, lalo nung buhay pa yung Belgian Malinois ko. Tapos eh, ito lang ang naging sagot sa problema namin sa garapata. Nawala lahat. Mapapansin nyo, pag nakita nyo, nakakapit pa yung garapata dun sa katawan ng aso, pero tuyot na, namamatay. Tapos naglalayasan na. Yung mga kakalat-kalat dito sa semento, wala na yun, nag-alisan lahat. Lahat namatay, kaya ganun siya ka-effective. Huwag na kayong mamroblema, 45 pesos lang, eto na solusyon sa gamot. Sa pagkakaalam ko, Japan ang nag-develop itong ivermectin na to. Ang una nilang ginawa, ginamit to sa mga poultry, sa aso, sa mga baka, ginagamit din. Pero ngayon, meron yatang dine-develop, meron silang na-develop na ivermectin din na para naman sa tao. So, wonder drug daw tong gamot na to. Ang galing mga kadodo, subukan nyo ha.
Okay guys, ganito pagtutusok sa kanya. Halimbawa, may laman na yung hiringgilya nyo. May laman na siya na ivermectin. So ito, sa may batok, hihilahin nyo yung balat. Hihilahin nyo yung balat. Tapos, yung mararamdaman nyo nun yung kapay nyo, hihilahin nyo yung balat, parang merong space sa loob. Sa pagitan ng laman niya at sa kanitong balat niya. Dito sa may batok, hihilahin nyo yung balat, doon nyo itutusok yung ivermectin. Siguraduhin nyo lang na walang gula, ha? So yan. Pagkakuha nyo sa bote, hindi nyo yung injection. Pagka nandun na, bitik-bitikin nyo sa taas na ganun para matanggal yung bula. Pagka nakita nyo may bula sa taas, pindutin nyo ng konti para tumapon yung hangin. Pag sigurado na kayo na walang bula, walang hangin, tsaka nyo ngayon pipigain yung balat ng ako. Tapos sa pagitan ng laman at tsaka ng balat, sa may batok ha, doon nyo i-inject yun. Yun lang. Dinan nyo lang ng konti. Mas nyo lang ng konti. Okay na. Yun lang kapilis yung proseso. So, ganun lang. After 10 days, tsaka nyo na lang ulit-ulitin. Ayan, ano siya. O yun, ganun lang guys. Mga kadodo ah, kung medyo mamahalin breed yung aso nyo, hindi ko sigurado to ah, pero base sa experience ko sa mga aso ko doon sa Belgian namin tsaka dito sa tatlong askal na to, effective siya. Hindi ko lang kayang sagutan kung sa ibang klase ng lahi ng aso okay siya. So para makasigurado kayo, kapag binili nyo doon sa mga veterinary supply, tanong nyo rin kung pwede lang sa lahi ng aso nyo. O kaya kung may veterinaryo kayo, tanong nyo sa kanya, baka po pwede. Kasi ang alam ko na sa kadalasan sinisingil ng mga veterinaryo sa ganyang pag nag-i-injection ng ganyan, 1,000 mahigit o 1,500 ba. So ito 45 pesos, so 5-in-1. Marami siyang sakop, 5-in-1 daw yung gamot niya, sabi ng vet supply na kinukuha na namin. So sa tagal ng panahon, hindi lang naman itong apat na aso namin, pati yung ibang aso pa doon sa kabila, sa mga tiyahing ko, sa tatay ko, yun yung ginagamit namin, effective naman siya. Wala naman kami nakikitang masamang epekto sa aso. So, okay naman. Yeah, try nyo rin. Pinakamainam yan, kung gusto nyo makasigurado, mahal na mahal nyo, nag-aala kayo sa kaligtasan ng mga aso nyo, research nyo din yun sa Google para makita nyo yung tungkol sa internet. Kahit ano namang gamot, may pros and cons naman yan. So, para sigurado, check nyo. Okay, magtanong kayo sa vet supply, sa veterinaryo, kung meron kayong kakilala, para sigurado. Pero sa akin, base sa experience namin, sa mga aso namin, okay siya, approved siya. So, yun lang. Okay mga kadodo, so alam nyo na ang drill natin ha. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin, nakatulong o makakatulong sa inyo, sa mga doggies nyo, sa mga mahal nating alaga, huwag nyo pong kalimutan, click, like, subscribe. Thank you guys. Love ya.